Oh, mga ka-traders, tignan natin. Ito na ang kanyang naispatan ko, yung all-time low na binubuo ngayon ng SLP. So kung makikita natin, in-screenshot ko siya guys, makikita natin na 2.15 pesos na lang po ang SLP ngayon, no? Talagang makikita natin na yung selling pressure and yung panic selling ng mga hindi lang managers, hindi lang players at scholars, kundi ang mga traders din at investors na gustong kumawala na dito sa SLP at nagka-cut loss na sila. So it caused a lot of panic selling, fear, uncertainty and doubt dito sa SLP. At ayan, i-analyze natin ito kung dapat na bang bumili kasi sobrang baba na nga ng price. Ano bang dapat natin gawin? Good to hold na ba or good to sell or avoid pa rin? So sa video na ito, tatalakayin natin yan. By the way, kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, isang 18 years old na stock and crypto trader. At isa rin Gen Z investor, ano? Gumagawa ko ng mga videos patungkol sa investing, sa trading, coin analysis, at iba pa mga tips sa trading. Kaya naman kung gusto mo yung mga ginagawa natin sa ating YouTube channel, ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga coin analysis ko sa SLP, sa Engine Coin, sa Gala, at sa mga iba pang cryptocurrencies, ano? So yan, gumagawa ko na everyday ng updates, lalo na dito sa SLP, para talagang continuous natin na malaman at ma-analyze kung saan ba papunta itong galaw ng SLP. And by the way, dito ko na rin pala sasabihin mga ka-traders, may trading group chat for beginners pala akong ginawa. Actually, I handled a lot of GCs for beginner na traders. Kaya naman kung gusto mong sumali doon, ay mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel. Ayan po, pakiclick lang po yung subscribe button. Pangalawa, pakilike po ang video na ito para malaman ko kung nagugustuhan nyo ba yung mga content natin. At pangatlo, i-comment nyo na yung Facebook name nyo dyan sa comment section. Siyempre, paano ko naman kayo mai-add kung wala namang Facebook name. And by the way, kung gusto nyo rin palang sumali sa ating pag-giveaways, actually libre lang, wala pong mawawala sa inyo, hindi po ako nagpapabayad, miski piso, ano? Sariling bulsa ko po ito talagang para maibalik ko yung suporta at tiwala na binibigay nyo sa akin, especially 10k subs na tayo guys. Happy 10,000 subscribers po sa family ng mga ka-traders natin. Hindi lang ito isang community, pag nag-subscribe kayo, para na tayong isang pamilya dito. So napaka-thankful talaga ako sa inyo at sa mga magsasubscribe pa lang. So kaya naman, libre lang, talagang libre lang na sumali sa ating pag-giveaways at paraffle. Sa katunayan, marami nang nanalo pero siya pa lang yung unang nakaka-receive, si Sir Ryan Paul. Ayan, makikita natin dito na natanggap niya na nung Wednesday pa. At ayan siya, so congrats ulit Sir Paul. Ayan. Sana marami pa ulit manalo na iba. Talaga naman, no? Kasi give chance to others din po. So dalawa yung binigay ko sa kanyang earphones para talagang may magamit siya. So kaya naman, hindi lang earphones ang pamimigay natin, hindi lang limang earphones, kundi may cash giveaways din tayo. So paano po makakasali dyan, no? Unang-una po, mag-subscribe sa YouTube channel na ito. No, parang ganun lang din yung mechanics. And ang sumunod po, paki-like ang video na ito. Pangatlo, i-comment nyo yung inyong Facebook name at kasama yung tanong na, no, sagutin nyo po yung tanong na bakit kayo ang karapat-dapat na manalo ng ating Apple earphones. So mamahalin po yon, good luck talaga sa mananalo, napakaswerte po nila. And at the same time, ayun, i-comment nyo po yung dahilan nyo kung bakit kayo ang kailangan manalo ng ating pag-giveaways na Apple earphones at ng ating cash giveaway. So, we will give thousands of pesos sa mga mapapalad na mamimili dito. So, yung mga mapipili, makakatanggap po ng cash, no, from me. So, ayan, makikita natin ngayon, i-analyze na natin ang SLP. Talaga namang, kung makikita nyo ay naispatan natin yung mismong pagbaba ng SLP. Akala ko hanggang dito lang siya.
eh bakit bumaba ng ganyan tuluyan yan? I-interpret natin sa pamamagitan ng technical analysis at sa pamamagitan ng trading psychology. By the way, sa mga hindi sa mga nagsasabing hindi raw effective ang technical analysis dito, no? Effective po. Bakit? Kasi iba't ibang perspective lamang yan, no? May perspective ng Axie Infinity player towards SLP, may perspective ng isang investor towards the SLP, and lastly, may perspective din ng day trader dito sa SLP. Kasi guys, tandaan natin na SLP is not only a reward system in the game Axie Infinity, but it is also being traded publicly. Kaya naman yung mga activities na ginagawa ng hindi lang mga players, no, ay syempre nakakaapekto yun sa price movement ng SLP. So sa ngayon, yun nga, gusto ko lang muna magbigay ng disclaimer na ang marininig nyo sa video na ito ay isa lamang perspective at opinion ng isang day trader at ng isang investor. So ibig sabihin, sasabihin ko dito whether positive or negative, ay sasabihin ko talaga para talaga mabalance nyo at ma-analyze para sa huli makita nyo din, hindi lang yung possible profit neto or possible gains, para makita nyo rin yung risk associated sa SLP. So I hope nagkakaliwanagan po tayo. With that being said, let's start. Kung makikita natin dito sa 4-hour time frame guys, nag-breakdown na nga siya talaga. Kumbaga, eto yung range niya dati. Indication niya na indication ng SLP kaya siya bumaba ng ganyan. Wala na yung momentum, talagang humina na, no? Humina yung momentum in the sense of walang gustong bumili ngayon. Talagang ayun, bumababa pa siya. Check natin yung price sa Binance. Grabe. Oh, naispatan natin 'yan, no? 3.0.03. Grabe, piso na lang, guys. Piso na lang ang SLP, grabe. Naispatan natin yun. Guys, tignan lang natin saglit yung price dito. Grabe, kung makikita natin kasi SLP, pagka binubuhusan lang din yan ng mga tao, ng mga traders, bumababa din talaga, no? So, tignan natin. Grabe, piso na nga lang ang SLP. Bumaba na dun sa 2 pesos na kanyang support. And screenshot natin. And nabigla lang ako kasi 1.97 na lang ang SLP. Ayun, kitang-kita sa screen guys. Hindi ako makapaniwala. No? So with that being said, balik na tayo dun sa analysis natin. Medyo nalilibang. So ngayon, marirecommend ko ba na bumili kayo? Diba? Kasi nga, anlayo. Grabe yung bagsak niya guys. Oh, bumababa pa. Ayan, 389, 388. Talagang ang lakas ng selling pressure niya guys. Hindi pa advisable bumili. Kung makikita nyo, oh, di ba? Nakakagulat. So i-ano na natin sa daily time frame para ma-analyze natin. Ayan, since nakikita natin yung live na pagbagsak ng SLP, no? Ibig sabihin niyan, wala na, no? Mga nagbentahan na yung mga tao, ayoko na mag-hold ng SLP. Ganyan yung interpretation natin sa kanya ngayon. So ngayon, kasi itong dating range niya, wala na yan, no? Wala na yan. Ito na yung tinitignan natin ngayon. Focus tayo sa present guys. Yung sentiment talaga ng tao ngayon, bakit naging ganyan? Bakit bumaba ng sobra itong SLP? Bakit talagang negative 30% na to guys? Negative 30%. So makikita natin kasi ano ang date ng cash out ng SLP ng mga players, 30, right? 15:30. Pero in case dito sa SLP, November 30, hindi masyado malakas yung selling pressure. Pero yun ang mga yung mga nakita ng mga traders diyan, uy, nag-red ang SLP, may possibility pa itong bumaba. Kasi nga cash out 'e. Eh. Pag naisip mo yun, i-anticipate mo na agad na pababa. 'Di ba? Predictable na 'yan guys, sa totoo lang na oh, may pag-asa pa talaga tumaas, may pag-asa pa talaga itong bumaba itong SLP kasi nga nag-cash out o ano, logic bababa. So ngayon, trading psychology 'yan guys, it deals with the mindset and the buying behavior of the traders and investors. So ngayon, no? Ano ba ang indication niyan?
Ibig sabihin, pagka naisip din ng mga ibang traders na, uy, pabagsak ang SLP, isesell ko na SLP ko, baka malugi pa ako na malaki. O, ano ang tendency ng price pagka mas marami nag-sell? Diba? Kung yun ang i-anticipate nila. Mas maraming nag-sell, mas maraming supply. Pag mas maraming supply kesa sa demand, tendency ang price talaga. Ayan, nakikita nyo, guys, pababa ang SLP. Yung pinaka all-time low niya, ayan na, wait lang. Nasa 1 point, nasa piso na lang talaga, guys. Ay, 1.94, bumababa pa siya. Makikita nyo na nagdi-dip pa siya. Ngayon, kung sasabihin nyo sa akin na good to buy na siya kasi mababa, di ba? Ganto dapat ang logic, no? So, analyze natin ito. Grabe. So, kasi SLP, makikita natin dito, uy, bumababa pa siya sa 4-hour time frame. Talagang ang lakas ng selling pressure niya ngayon. Kasi nga, hindi pa siya nagre-reversal. Wala pang signal or strong confirmation na sinasabi sa atin. Ngayon, kung sasabihin nyo sa akin, ay no, na good to buy siya kasi mababa ang price, eh baka mapamura ka na sa sobrang mura niya kapag ka nabili mo ngayon kasi nagmadali ka. So lalo na ganto ang price movement ng SLP, no, lalong-lalo na ganyan, kailangan maingat tayo sa entry. Kailangan pinagpaplanuhan at pinag-aaralan natin ito. So kitang-kita ay na all-time low niya, 0.0346 and US dollars, which approximately in pesos. Grabe, 1. Tignan nyo, napaka-volatile ng galaw ng SLP. 1. Kanina lang pinag-uusapan natin, 1.94. Kung nakabili ka doon, ang swerte mo, lugi ka kaagad ng unlucky, no? Negative 36% na nga. So talagang hindi pa advisable bumili ng SLP ngayon, lalo na nasa uncertainty position, nasa uncertainty stage ang mga tao. Kaya naman talagang hindi advisable bumili. So ngayon, for the conclusion, saan kami pwedeng bumili, the estudyante trader? Saan ba maganda mag-entry? Para sa akin, guys, kung tutuusin, ano, mas maraming maganda or may opportunity na coin kesa sa SLP, sa totoo lang. Kasi nga, yung mga gantong coin, katulad ng price movement ng SLP, hindi siya advisable sa mga beginners, eh. No? Yung tendency kasi niyan, mapapabili sila dahil mura lang. So minsan hindi kasi tinitignan yung price talaga, sa totoo lang, lalo na kung long-term investing. The traders, they are looking for the price, and the investors, they are looking for the future value, for the future maturity value of the SLP. Pero sa nakikita natin ngayon, napaka-negative ng sentiment ng tao. Ang expect ko lang magdodos, no? Pero ang pinakita sa atin ng market is nag 1.70. Talaga namang yung mga tao dito nasa fear, panic selling stage na. Lalo na nag-negative 37% pa siya, grabe. No? So, ayun muna, gagawan ko to ng part 2 video, itong analysis na ito. Guys, mag-ingat po kayo sa pag-trade ng SLP. Hindi porket na nakita nyong ganyan na mura na agad, bili na agad. Hindi po, kailangan may trading plan tayo, kailangan may risk management, kailangan portfolio allocation, kailangan alam na alam po natin ang ginagawa nyo. Kasi kapag ka hindi, alimbawa dito ka lang makabili, no? Sa sabihin natin 2 pesos, o nag 1.70. Ngayon pagka nakita mong lugi ka kasi, uy, nalugi ako, no? Ilang minuto pa lang ako nag-trade, swerte ko, lugi agad. O may maaaring ibenta mo ulit yan, lahat ng tao magbentahan at bababa na naman ang price ng SLP. Grabe, nagulat lang talaga ako, guys. Yan, sana may natutunan kayo, sana magplano kayo sa pag-trade nyo, sana huwag nyong i-disregard yung risk dito sa SLP. Makikita nyo naman, napaka-risky talaga ang i-trade itong SLP at hindi para sa lahat ng mga traders. Ayan. So thank you and God bless us all, guys. See you on my next video analysis. Gagawan ko po ito ng part 2. And ako naman po, pagbigyan nyo mga ka-traders, sa tingin nyo po, ano ang aabuti ng itong price ng SLP? Sa tingin nyo, bababa pa ba siya ng all the way to 1 peso flat? Or sa tingin nyo, tataas na siya? Pero sa tingin ko kasi, sa totoo lang, no, based on the candlesticks, based on the sentiments of the traders and investors, may pag-asang mag-range pa siya dito, no? Imbis na makikita natin sa December, pataas, ngayon, pababa.
So talagang binubuhusan. May epekto pa kasi yan nung cash out. Talaga namang naging negative na sa tingin ng mga tao itong SLP. So kaya naman, hindi pa advisable pumasok ngayon. Sinasabi ng iba, kailangan daw pumasok mura price. Hindi ganon, hindi porket mura, bili agad. No? Kailangan pa din pag-aralan ang buong konteksto nitong SLP. No? Pag-aralan nyo yung mga developers, ano na bang update nila? May burning mechanism na ba? May land update na ba? May Ronindex wallet na ba? And also the updates of the wallet. Ano na ba? No? Ano na bang standing ng SLP ngayon sa market? So thank you and God bless us all, guys. Gagawa po ako ng part 2. Lagi nating tatandaan, we have to be accountable in everything what we do. No? Especially dito sa pagte-trade. No, kasi yung perang nilalagay naman natin diyan, hindi natin pinupulot yung pinaghihirapan natin. Kaya naman, no, kailangan talaga nating pag-aralan ang bawat pag-trade at pag-invest dito sa SLP. So, thank you and God bless us all, guys. See you on my next video analysis. May part 2 pa po ito.